Nag-walking ako guys, 7 o'clock in the morning. Dito sa may riverbank. Maganda mag-walking dito kasi walang ano, walang katao-tao pag ganitong oras. Ay meron din pala yung mga nag-walking din dyan sa may baba. Sa gilid talaga ng river. Ano ngayon guys? January 3 ba ngayon? I forget. January 3. Oo nga guys, January 3 kasi 1 nung Sunday. Tuesday ngayon. Ayan guys, nakikita niyo yung mga bahay diyan, oh, sa taas. Parking to ng ano, libre ba parking dito or may bayad? Ah, may bayad kasi may ano dun, oh, may bilihan ng ticket. Dahan-dahan na lang ako maglakad. Dito guys, yung ibang shop dito guys, yung mga coffee shop, open na sila ng 6. Pero yung mga kasama ang grocery, 6 o'clock pa lang open na sila. Pero yung mga ano, shop namin, hindi food ang ano, 10 o'clock sila nag-o-open. Tapos close agad ng 6 o'clock in the evening. Oops, malalim pala yun. Hindi ko nakita. May lubak sa pedestrian crossing. Pedestrian crossing, hindi pala pedestrian. Yung puno na yan guys, namumulaklak yan. Ang ganda niyan pag ano, kulay red ang bulaklak niyan. Yung iba ay yung isa kulay white. Yan, puno na yan. Ang ganda niyan pag puro bulaklak na. Malalaking puno dito. Parang balete sa atin. Kaso lang wala lang sila yung mga ano, yung mga ugat na nakahang. Ang lalaki niyan. Lumalaki pa yan eh.
Yan sa kabilang yan, sa babang yan, ilog yan, malaking ilog. Masarap kasi mag-walking ngayon, guys, kasi ano, mainit. Ganda ng silaw ng araw, sikat ng araw. Ito rin yung ano niya, yung bulaklak niya iba. Ayan. Namumunga. Ito ang ano, yung Lower Hutt City. City na rin siya. Napakatahimik dito pag hindi pa open ang mga shop. Lalo na sa gabi, pag sapit ng ano, alas 6. Nako po, wala ka nang makikitang tao talaga sa labas ng katambay. Naglalakad. Wala rin nakatambay. January pa lang, malamig na ang hangin. Alam ko summer pa eh. January. Kasi December, summer. Alam ko hanggang January yan eh. Ah, January. Hanggang February, March. Pero malamig na. Yung hangin yan. Kasi sabi ni Armando, southerly daw ngayon. Yung hangin galing sa south. Malamig. Itong summer, napaka-green ng mga kahoy dito. Pero pag winter, nakalbo na yung mga yan. Wala nang dahon. Tingnan natin, guys, yung bahay doon, no? Iyan. Sila ay nasa tuktok ng bundok. Wala kasi akong work, guys. Nakakainip sa bahay. Kaya ito ang lola. Pag-gala-gala hanggang January 15 pa, January 16 Monday start na ng work. Diretso na talaga yan. Hindi ako mag-leave
hanggang dire-diretso na yan. Pero ang word ko naman kasi guys, ano, Monday to Friday, 5 days lang. Tapos ang Saturday and Sunday off ko kasi sarado ang ano, ang Parliament House. Government kasi kaya ano, Saturday and Sunday wala silang ano, pasok. May Chamber of Commerce pala dito yan. May wedding, ano ba yan? Conference Center. IB Wedding Conference Center. Ayan guys, oh. Ayan yung ilog. Sinasabi ko sa inyo. Hindi lang makita masyado kasi napakalinaw ng tubig dyan, pero hindi, walang naliligo dyan. Pag summer pala may naliligo din, mainit na mainit ngayon summer, pero may spot lang silang pinapaliguan doon sa may unahan doon yata, yung malalim naliligo sila. Pero hindi lahat ng ano diyan, lahat ng ano ba yun, space ng ano, ng ilog pwedeng paliguan. Meron lang lugar na pwede. Medyo lumalamig ha, yung hangin niya. Yan, itong space na to, parking, every Saturday, ano dito, market day. Lahat ng mga fresh, ano, vegetable dyan, every Saturday. Mga bulaklak na ano, ligaw na bulaklak sa mga damo yan. Tingnan natin guys tong ilog. Baba tayo. Pwede ba dyan? Check natin kung pwede bumaba. Para siyang ano, parang beach. Ang linis. Ang linis ng ano, yung sa mga bato. Kung sa ano, sa dalampasigan. Ang linis niya. Pwede. Eh, ikaw. Masakit yung mga bato.
Pwede. Pwede pala. Pwede bumaba. Dami ibon. Madami talagang ibon dito, guys. Hindi lang talaga maririnig mo dito sa kakahuyan paligid. Puro ibon. Yung chinelas ko kasi madulas. Kaya masakit sa paa pag na ano. Wow. Ganda. Ganda tumambay dito, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Ganda. Napakaganda ng ilog dito. Sa ganitong ano, ganitong panahon na mainit, kaganda. Ilapit tayo, guys, sa may tubig. Aray ko. Naku, mapapatid ang chinelas ko dito. May isang kalapati dyan. Ay, hindi pala isa. Dalawa, tapos may wild duck. Nakakatakot lang dito pag bumabaha. Ang lakas ng agos. Tapos malalim, punong-puno to. Itong umaapaw nga rin dito eh. Hanggang doon sa may taas. Guys, may wild duck. Sila ay nagre-relax. Kagaya ko. Nagre-relax sa tabing ilog. Mga wild duck yan, guys. Madami yan dito. Madami yan sila dito. Ayun yata sa may dulo. Maraming ibon din. Mga ano. Seagull yung iba dyan. Yung iba kalapati. Yan, guys, ang linaw ng tubig dito. Pero ang lamig niya, ang lamig ng tubig, grabe. Para siyang yung ano sa atin, dyan sa Pilipinas, yung ice tubig na iniinom natin. Ang ganda lang ng view.
na si Wild Duck. Pagkatapos mag-relax, maghahanap uli sila ng food. Ayan. Maghahanap sila yung mga small fish dito. Babae siya. Ayun na yung isa, sumunod na. Siguro uwi na sila. Mga hunting uli sila ng ng pagkain na yung fish. Mga isda dyan sa maliliit. Hindi ko lang alam kung may hipon din dito. The other was still sleeping. Nagre-relax pa rin. Nakakasipon lang yung lamig. Yung lamig ng hangin. Guys, akyat na tayo kasi may isang lalaki dito. Ayun oh. Akyat na nga tayo. May isang matanda. Scary. Dito guys, nakakatakot din dito guys minsan kasi yung mga may mga mental health. Nakakatakot rin kahit hindi sila nananakit pero nakakatakot. Against the light. Dito ko sa gilid. Kapagod din ah. Lakad ulit tayo guys. Amoy
Amoy nagluluto ng bread. Parang pandesal. Pauwi na ako, guys. Dun sa sasakyan sa may Queen's Gate. Dun sa aking partner, nag-work siya ngayon eh. Hihintayin ko siya hanggang mamaya. Tatambay na lang ako sa Queen's Gate.